Hi, gagawa tayo ng video kung saan ipapakita ko kung paano tayo gumawa ng sample website from the website ng mobifirst.co. So ito yung platform nila, guys. So ipapakita ko via Zoom kung paano natin gagawin ito. So, isi-share ko yung screen ko. Okay. So, meron na tayong email address at saka password kung paano tayo kung papasok dito sa account ito. So, makikita natin, meron tayong home, health, university, mobile and desktop site, progressive web apps, link, the director, and so on. So dito tayo papasok sa mobile and desktop desktop sites. So i-click lang natin 'to. And then dito tayo pupunta sa etong green na cross sign, or dito tayo pupunta sa ibaba plus create a new site. So i-click 'yan. Meron ditong questions. So, ilalagay na natin okay. Wait tayo. And then, gawa natin to ng website itong digital business solution. So, i-click natin to siya, guys. So, makikita natin yung pinick natin na template is nasa apps na din siya or sa phone. Makikita natin. So, ang gagawin natin, i-click na natin tong choose this template and create site. So, okay. And then, ilalagay na natin yung name. Ano ba yung ilalagay natin? So, this is personal. So, ilalagay ko lang Reggie, pangalan ko, no? Reggie na Uber personal. Okay. And then, lagay natin, click natin yung okay. Wait tayo. Okay, so ito na, nakalagay na yung pangalan ko, Regina Hoover Personal. And then, as we can see, dito sa cellphone, pwede na natin i-change yung mga nakalagay dito na aayon sa iyong website. So, ayan, Juan de la Cruz, i-click ko lang yung edit, makikita nyo, edit. Ayan. So, i-edit natin siya. So, ayan. Juan de la Cruz, ilalagay ko yung pangalan ko. So, ilalagay ko yung pangalan ko. Switch niya. Over. So, i-change ko yung font size niya, ha. Gawin ko siyang 48. Tapos, yung font ng para kitang-kita, no. Ang font niya naman, gagawin ko siyang 'Abril'. Okay. Kung gusto ko siyang lagyan ng color, so lagyan ko daw siya ng color, gawin natin siyang color pink. Ayan. And then, isi-save natin itong green sa taas. Nakalagay save. So, ayan na guys. Wait natin. So, tingnan natin dito sa phone na to, ha. Kung na-change na ba yung pangalan. Ayun. Tingnan nyo, Regina Hoover. So, kung gusto natin siyang tingnan sa website, ito, view website. I-click lang natin yung view website. And then, dahil naka-laptop tayo, i-click natin tong laptop. Or full screen. Click here to view the site full screen. Okay, ayan na yung website. Ilo-load lang natin, guys. Ayun. Ayun na yung pangalan ko. As you can see, kung gusto nyong palitan yung pangalan, or font, or color, or size,
marami kayong mapagpipilian. So, balik tayo sa edit site. Doon naman tayo sa paano ba paglagay ng photo. So, click lang natin dito sa baba. Images. So, magbabrowse tayo kung ano yung photo yung gusto nyong lagay sa akin. Ito yung lalagay ko. Ayan, and then upload. Okay. And then i-save. Kung wala kang photo, pwede kang maghiram dito sa Global Media Library. No? Ayan, naglo-load na yung image. Oh. So, pwede kang humiram dito. This is free naman sa kanilang website. Ayan. So, dahil akin meron akong own photo, isi-save ko na to and update. So, tingnan natin dito sa phone kung na-change na ba yung picture. Ayun, nakikita nyo ba? Oh, oh, diba? Ayan na yung picture ko, yung pangalan ko. Okay, i-change ko yung pangalan ko ng maybe ano ba color? Red. Try natin. Save and update. And then, punta naman tayo sa baba. Yung paano paglagay ng mga buttons. O di ba? Paano ako tatawagan? Kasi gusto kong ilagay yung email address ko or phone number ko sa ibaba ng pangalan ko. Okay. Punta tayo dito sa add button. Ito sa ibaba. Add button. And then, no link or choose here. Type. Ilalagay ko dito yung send email to. So, ilalagay ko yung email address ko dito. And then, what kind of link is this? So, ilalagay ko dito, email. Then, ito, show both. Lagay dito yung icon. Hanap tayo ng icon ng email. So, ayan. Yung parang sobre. Click lang natin yan. And then, maglalagay pa tayo ng isa pang button para naman sa call me. Start a phone call. And then, ilalagay ko yung number ko, ha? 2K. Okay. Call. Lagay ko dito sa what kind of link is this? Call me. And then, hanap ulit ako ng icon. Yung icon na my phone na nakalagay. Saan ba yan? Asan mo yung phone? Phone. Kita ko na yung hapon. Nalagay ko yung nakalimutan ko saan banda. Ano ba yan? Saan ba yung phone? Ang daming icons, di ko makita. Isa-isahin natin. Napinya na ako. Ayun! Nakita na din. So, ayun. Okay. Isi-save na natin to. Ito yung save natin, yung green. Ayan. Save and update.
Okay, so titingnan na natin yung website. Okay, full screen. Okay, ito na yung website na ginawa natin. As is na yung mga nakalagay dyan na words. Kung meron kayong website na gagawin, kayo na bahala dun sa mga wordings, di ba? So, ito is very easy how to make it. Kasi ginawa na ng company yung paano gawin yung website, mga template and all. Tayo is change na lang natin. So, ayun na. Ayun ang picture ko. Yun yung pangalan ko. Email me. Pwede mo yan i-click. Oh, tingnan natin na email me. Oh. Okay, hindi pa siya pwede kasi wala pa daw akong staff na nakalagay dyan. Okay, and call me. So, nandiyan din yung phone number ko. So, ayun na guys. Ganyan lang kadali gumawa ng website sa kanilang company. So, if you have questions, just message me in my comment section. And thank you for watching.